Ang mga Muslim ay niniwala na ang kasalukuyang buhay dito sa ibabaw ng mundo ay pagsubok lamang na para paghahanda sa sunod na buhay sa araw ng paghuhukom. Ang buhay na ito ay isang pagsubok sa bawat tao para sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Darating ang araw na ang buong sanlibutan ay masisira. Ang mga nangamatay ay bubuhay muli pagdating sa araw ng paghukom. Bubuhayin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang araw na ito ay siyang simula sa buhay na walang hanggan. Ang araw na ito ay ang araw ng paghukom. Ang araw na iyon, ang lahat ng tao ay gagantimpalaan ayon sa kanilang mga nagawa. Yaw mga namatay na maniniwala sa nag-iisang tagapatuloy ka na si Allah subhanahu wa ta'ala at naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang muling sugo at propeta na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa loob ng Quran. Walladhina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sa malapit na kaulugan, ang yao mga sumampalataya at ang gumagawa ng mga ng kabutian, sila ang maninirahan sa paraiso. Sila ang mananaan doon magpakailaman. Ito pong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa malapit na kaulugan. Ito po'y nakasulat sa Suratul Bakara. Subalit, yao mga namatay na hindi mananampalataya o hindi sumampalataya sa nag-iisang tagapaglika o hindi naniniwala sa nag-iisang Diyos at hindi rin naniniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mawawalan ng pag-asa na makapasok sa paraiso magpakailanman at sila ay papuntahin sa impyerno gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa may yagtagi kairal islam ilina palayag wala minhu wa huwa fil akhirati wal kasirin. Sa malapit na kaulugan, ang sinuman ang magangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay magiging isa sa mga talunan pagdating sa araw ng paghukom. At sa isa pang aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na kaulugan sa ating wika, katotohanan, yaong tumatalikod at namatay na hindi mananampalataya, hindi kailanman tatanggapin sa isa sa kanila ang kanilang na maging ang kanilang sa isa sa kanila maging ang daigdig na puno ng ginto kahit na ialok pa niya itong pantubos. Mapasa kanila ang napakasakit na parusa, wala silang magiging tagatulong upang mapagaan ang kanilang mga parusa. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpaparusa sa narapat doon sa kanyang alipin na nilika. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala magbibiyaya rin, magbibigay ng gandimpala doon sa mga mananampalataya ang kumikilala sa kanya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay makatarungan. Maaaring magtanong ang isang tao, sa aking palagay, ang Islam ay isang mabuting reliyon. Subalit, kung yayakapin ko ito, ang aking pamilya, mga kaibigan, at ang ibang mga tao ay magmalupit sila sa akin at pagtatawanan nila ako. Kaya kung hindi ako magbabalik Islam, mapasok kaya ako sa paraiso? O maliligtas kaya ako sa impyernong apoy? Ito'y isang katanungan sa aking mga kababayan na nanatakot na pumasok sa Islam dahil sa mga sasabihin ng kanyang mga kaibigan o pamilya. Bagkos ang pagpasok sa Islam ay hindi basta-basta na masabi mo na isa ka ng tunay na Muslim. Ito ay unti-unting pag-aaralan hanggang
malaman mo ang katotohanan. Ito yung unti mong siliksikin para malaman ang tama at mali. Hindi tayo mananagot sa mga bagay na hindi natin naalaman. Ngunit mananagot tayo sa mga bagay na alam na natin ang tama at mali, pero hindi pa natin sinunod. Ang mga tao ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may kalayaan at mamili kung anong tama at gagawin. Ngunit tayo ay binigyan ng babala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng mga propeta na pinadala para ipaabot sa mga nilikha na may nag-iisang tagapaglikha na namag-ari ng ating kaluluwa. Ang kasagutan ay kung ano ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa unang taludtod. Nang sinabi nga dito kanina, katulad sa katanungan ng mga kapatid natin na hindi pa Muslim, na natakot o naiiya, kung ano man yung mga reason nila. Ngunit ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsabi na sinuman ang mga gan ng ibang reliyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya. Siya ay magiging isa sa mga talunan. Kaya dapat nating isipin na ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagtalaga ng isang reliyon para sa kanyang alipin. Kaya kung sino man ang hindi makapasok dito, ay wala siyang kaligtasan. Pagkatapos ito ay sinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang manawagan sa mga tao patungkol sa Islam. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi tatanggap na anumang reliyon maliban sa Islam. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapagpanustos. Nilikha niya ang mga nilikha niya para sa atin. Anumang nasa lupa, ang lahat ng mga biyaya ay mainam sa mga bagay na mula sa kanya. Kaya pagkatapos ng lahat ng mga ito, kapag may isang tumanggi na maniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang propeta o sa kanyang reliyon na Islam, ay makatulan lamang na parusahan siya pagdating sa araw ng paghukom o sa kabilang buhay. Katunayan, ang pangunahing dahilan ng ating paglikha ay upang sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang nag-iisa at sundin siya tulad ng sinabi ng banal na Quran, sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, hindi ko nilikha ang engkanto at tao maliban lamang sa sambahin ako. Wa ma khalaqtu jinna wa insan illa liya'budun. Yun pong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran. Na hindi ibig sabihin ay sumamba tayo habang buhay. Ito may mga pagkataon ay mga takdang oras sa mga mananampalatayang Islam na may nakatakdang oras ang pagdarasal na dapat nating tawagin o magpasalamat sa nag-iisang nagmamayari ng ating kaluluwa. Ang buhay natin ngayon ay napakaikli lamang. Isipin natin palagi na hindi tayo tatagal dito sa ibabaw ng mundo. Isipin natin palagi sa ating sarili, bakit ba tayo nandito? Isipin natin, ano bang dahilan bakit tayo nandito? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabi, wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Yun ang dahilan kung bakit tayo nandito. Alamin natin kung ano pang mga bagay na malaga para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala para natin siya makilala at sundin ang kanyang mga utos. At isipin natin palagi ang buhay natin sa ibabaw ng mundo ay para tayong manlalakbay. Katulad ng isang manlalakbay na namahinga sa puno, ang puno nito, ito yung mundo. Na pagkalipas ng ilang minuto, ang tayo ay aalis din dito. Ang totoong buhay ay nasa kabilang buhay. Ang mga di sumampalataya sa araw ng paghukom ay nag-iisip sa kanilang buhay dito sa mundo na para lamang isang araw o bahagi lamang ng isang araw, tulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malapit na kaulugan sa Surah Muminun. Siya ang Allah ay magsasabi, ilang taon ang iyong paninirahan sa lupa? Sasabihin nila, kami ay niniraan ng isang araw o bahagi lamang ng isang araw.
Sa isa pang aya na sinabi dito, inakala ba ninyo na kayo ay aming nilika sa laro lamang na wala makabuluang layunin ay hindi kayo magbabalik sa amin? Kaya dakilain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na hari. Walang ibang may karapatan sa bahay maliban sa kanya. Ang buhay sa kabilang buhay ay tunay. Ito ang tunay na buhay. Hindi lamang ito spiritual. Bagkus ito ay physical at kasama ang katawan. Tayo maniniran doon na mayroong mga kaluluwa at katawan sa paghahambing sa mundong ito at sa kabilang buhay. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang halaga ng mundo kung ihahambing sa kabilang buhay ay tulad ng may baybahagi ng iyong daliri kung ilalagay sa dagat pagkatapos ito ay iangat. Ibig sabihin, ang halaga nitong mundo kung ihahambing sa kabilang buhay ay tulad lamang ng isang patak ng tubig na pag nilagay mo ang iyong kamay sa karagatan. Pag may patak man nun na maulog, yun lang po ang katumbas ng mundong ito. Ang pinakamalaga sa lahat ay ang buhay sa kabilang buhay. Alam nyo nila, pangalagaan natin palagi ang bawat oras na dumadaan sa ating buhay. Pangalagaan natin palagi dahil anumang oras, anumang minuto, ay bawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaluluwa. Dahil wala mang sino man nakakaalam kung kailan niya babawiin at kung paano, siya lamang nakakaalam kung anong naharapat para sa atin. At dapat nating isipin palagi, at dati, palagi nating magpapasalamat sa buhay na dumadaan sa ating sa araw-araw. Sa bawat hininga, sa bawat araw na lumilipas, dapat ipagpasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam din la, ang buhay dito sa ibang mundo ay katulad sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa lahat, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, na kailangan natin magtiis sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. At kailangan natin pagsumikapan na malaman o magganap ng kaalaman para marami tayong matutunan at makaiwas tayo sa mga kasalanan na ating magagawa. At palagian natin, una, paalala sa aking sarili, huwag nating kalimutan ang pagdarasal o magpasalamat palagi sa ating tagapaglikha. Dahil siya ang nakakaalam kung anong para sa atin. At huwag tayong malungkot. Palagian nating magangad ng mabuti, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Ipanalangin natin sila sa maayos. At inshallah, sa aking mga kababayan, nibitang ko po kayo na alamin o saliksikin po ang pananampalatayang Islam. Dahil wala pong ituturo o walang may dudulot na masama ang paghanap po ng kaalaman patungkol po sa Islam. Kung may mga katanungan po kayo about po sa Islam, handa po namin sagutin sa abot naming makakaya.